Mga kaibigan, welcome back. Eto, napakainit po na pag-uusapan natin. Naglabas ilang minuto pa lang, kaibigan, ng Hiroshima Dragonfly sa kanilang mga social media na eto nga, number 11, Kai Soto signed 2023-24 na season. Yan, mga kaibigan, at least may idea po tayo na talagang pinost nila to saan mang social media nila, Instagram, Twitter, o dito sa Facebook. Mga kaibigan, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano nga ba ito. Eto, mga kaibigan, ang mga post nila sa kanilang social media. 8 pasado ng umaga ngayong May 24, 2023. Kaibigan, kabilang po si Kai Soto yung larawan niya dito sa sign sa 2023-2024 na season o yung susunod na season ng Hiroshima. Eto, mga kaibigan, tignan po natin yung nakalink na website dito para at least may idea po tayo dito kung ano nga ba yung sinasabi nila dito sa post nila. Eto, wait lang, mga kaibigan, tignan natin mabuti ha. Ito, nandito yung mga players. Makikita natin, announcement of 2023-2024 contract agreement, continuation players. Ito, mga kaibigan, makikita natin dito. Hanapin natin yung kay Kai. Ayan pa rin sila, alis walang nabago. Sa duwara lang nawala. Ito, mga kaibigan, nandito ang mensahe ng pambato natin na talagang grateful daw siya na mabigyan siya ng opportunity na makabalik dito sa Japan B-League sa next season. Pero NBA daw talaga ang biggest dream ng pambato natin at talagang mag-workout daw talaga siya dito sa United States para dito sa summer, dito nga sa Summer League para makakuha siya ng NBA contract. Pero ito yung message, mga kaibigan, talaga ng manager po ng tawag dito ng Hiroshima Dragonfly. Kailangan nating mabasa dito. So ito, mga kaibigan, hindi naman talaga 100% na accurate po yung translation dito. Maari talaga tayong ma-misinterpret dito, mga kaibigan. Ito yung mga sinabi niya, pay single lang yung dapat nating malaman about dito. We have given him the option to sign with an NBA team, so he will sign a contract with an NBA team this summer. Mukhang pagkakaunawa ko dito, mga kaibigan, kasi alam ko hindi accurate talaga ang translation dito. Mukhang tinutukoy nila na contract ayun ng summer league ng pambato natin at hindi talaga NBA contract. Kaya pinagtanong ko na rin ito kasi medyo naguluhan din ako about dito, mga kaibigan. Sa mga sources ko, ito po ang sinagot kaagad sa akin. Kaibigan, para malinaw, officially, mga kaibigan, wala na po pala talagang kontrata si Kai Soto dito sa Hiroshima. Kahit naglabas sila na mga yan, mga kaibigan, mukhang ito ay verbal na agreement pa lamang. Wala pa talagang written. So ito, mga kaibigan, yan po ay ayon mismo sa sources ko at ito pa ang sinabi sa akin. Kapag pala nagtuloy-tuloy ang magandang karera ni Kai doon sa NBA at nakakuha, mga kaibigan, ng NBA contract, ay hindi na po ito babalik ng Hiroshima. Pero kapag hindi naman po siya nakuha sa NBA, ay may option po siya o pwede siyang bumalik sa Japan, dito nga sa Hiroshima, kung gusto ni Kai Soto at ng kampo niya yung offer sa kanya ng Hiroshima Dragonflies. Kaya pala may nakasulat dito sa article, mga kaibigan, ng sinabi po, mga kaibigan, ng manager ng Hiroshima na ito nga na magbabalik si Kai Soto yung official joining or retirement. Kasi kapag hindi nakuha si Kai Soto, kapag naman nakakuha ng kontrata si Kai Soto sa NBA, ay mukhang ito na nga po, mga kaibigan, yung tinatawag nilang official retirement na sinasabi dito sa article ng manager ng Hiroshima Dragonflies. So ayan, mga kaibigan, at least nagka-idea po tayo kasi I'm sure talaga makikita niyo yan sa mga social medias ng Hiroshima Dragonflies. Baka magulat kayo, bakit nandito si Kai Soto sa next season sa Japan B-League? Mag-NBA ito ngayon o pupunta na ito ng Amerika para dito sa Summer League. Yan, at least may idea na tayo. Malinaw na lahat, mga kaibigan. Gusto ko lang malinaw din po ang inyong support sa pambato natin. Maraming salamat sa pagdaan, mga kaibigan. And God bless.